Yan pa rin ang dinig ni Sharon Cuneta, mga kababae. Huwag naman sana. Yan din ang ating panalangin. Huwag naman sanang maapektuhan ng maluha yung ating mga mamamayan dyan sa Florida, yung mga kababayan nating mga Pilipino riyan. I know for a fact, we have a lot of Filipinos in Florida, especially in the medical field. Yung isa nga riyan, sabi ko kanina, yung aking pamilya ng pamangking ko nandiyan. Kaya lamang sa pakikipag-ugnayan natin kagabi, FGS Radio International, broadcasting worldwide through the internet, 24 hours a day, 7 days a week. WFGS Radio, a community program and station where you hear the voice of the community and you listen to the music for the heart. Maraming salamat. Yan ang ating station identification. Ang oras natin ay 4:40 makalipas ang ganap na 10:10 ng gabi. Oras sa Pilipinas. Maalala ko tuloy yung ating mga kaibigan riyan na nakikinig sa atin. Asan ba yung... Ayan. Nakikinig sa atin si Freya Raniola. Freya Raniola, nakikinig sa atin ngayon. Joseph Bunao, ang kaibigan natin diyan sa California, Joe. And then si Patchy Movilia, sabi rito hello po, nakikinig tayo. And then Rolly Nazareta, good evening po sir, sabi niya dito sa akin. And then sandali, madami pa ito eh. Yung aking isang computer doon sa namukal eh. Hindi ko, maraming naka-open dito sa aking kwan kasi. Sa aking anong tawag niyan? Sa aking screen, ang dami mga naka-open dito. Angelica Basco, good evening. And then si Lidcar. Si kwan ito eh. Anong pangalan ito? Carlos ba ito? Naandyan siya sa Middle East. Ang nagdiwang ng kaarawan nung isang araw, kahapon, the other day, Alwina George Cruz, happy birthday sa iyo ulit. Thank you very much for listening. Maraming salamat. Ito ang ating magandang dilagrian sa Metro Manila. And then si Tony Abelliar. Hello, Tony. Thank you very much for keeping us company. Ang kaibigan din natin, si Paul Verzosa. Nang saan si Paul? Union? Union County. Paul Verzosa. And then, ang aking madalas na nakakapartner sa hosting ng mga live shows sa tri-state area, si Amira. Hello, Amira. Thank you very much for keeping us company. Amira Ala. Magandang dilag din ito. And then si Junie. I don't know kung saan si Junie ngayon. Nasa Middle East din ba ito? Junie Barazona. Thank you very much. Rolly Nazareta, thank you for keeping us company. And then ang aking anak, Fran May, from her apartment. Nakikinig sa atin dyan. Okay. Ilan po ito sa mga kababayan natin, ilan ito sa mga kaibigan natin na nakaantabay sa atin ngayon sa mga sandaling ito. Naalala ko tuloy. Naalala ko kasi si Paul Verzose, Brother Knights, Knights of Rizal. Nais ko lamang na paalalahanan itong mga kapatid natin na nasa palipaligid lamang ng New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, New York, na nais dumalo po sa ating gala evening. Ano, ha? Kindly check your reservations. Double check na lang natin sabagat yaan ay nalalapit na sa 100 year celebration itong ating Our Lady of Victory's Church. Malapit na pong gawin yan. Yaan ay September 30, 6:00 ng gabi sa Ramada Plaza Hotel. Kaya kung kayo ay merong ginawang reservation, ay paki-double check na lamang po natin. Ano, ha? Or send your check
sa Our Lady of Victory's Church. Ilagay lamang doon sa check, pay to 100 years celebration, OLV 100 years celebration. And then the address at 2217 Kennedy Boulevard, Jersey City, New Jersey, 07304. Okay, o kaya itawag ninyo sa akin and I'll pick it up. Okay? Para mas madali. Okay, itawag ninyo sa akin. Or yung mga nag-imbita sa inyo na representatives of the church, maroon ninyong makipag-ugnayan doon. Saka sakaling ikang ay nakakaligtaan, ano ha? Makipag-ugnayan tayo sapagat yung pong schedule ay naandyan na. Malapit na. Sa 30 na ito ng Setyembre at saka napakarami na mga reservations natin. Ayaw nating sumobra roon sa allotted number of guests. Ayaw din natin na mawala sila roon na ika nga'y nais namang makipagsalamuho sa atin, nais makipaghuntahan sa atin, nais makipag-happy-happy. Eh, magtakin mo, once in a lifetime natatagpo yan sa buhay natin. 100 year celebration. At saka meron pa tayo mga kwan, may mga raffle nga pala ron yung kung tawagin na Chinese auction. Eh may mga gifts tayo roon, like for example, round trip ticket to the Philippines and coming back to the United States. Round trip to the Philippines. Eh mataka mo yan, 2,000 rin ngayon ang biyahe na yan. Ano ha? Yan ay sa kagandahang loob ng Philippine Airlines. Tandaan ninyo, Philippine Airlines. Yan ang simbolo ng bansang Pilipinas. Philippine Airlines. Siya po'y nagkakaloob sa mananalo sa gala evening na ito ng Our Lady of Victory's 100 Year Celebration round trip ticket courtesy of the Philippine Airlines. And then meron din tayong malaking television set na ipagkakaloob sa another winner sa gaganaping gala evening ng Our Lady of Victory sa Ramada Plaza Hotel. A big television, flat screen television. And then meron tayong malaking malaking cross ng ating pumay kapal. A big cross, ano ha? Pamimigay din natin yan. And then meron tayong dalawang Last Supper na frame. Maganda rin ito. Yung nakaukit. Yung nakaukit sa yero na dalawang regalo yan. Dalawang frames ng Last Supper. And then meron tayong ano po ba ito? Meron tayong isang malaking frame na para sa inyong sala. Okay? Ang mga yaan ay courtesy naman ni Mr. Gani Morales. Gani Morales. Dalawang frames ng Last Supper and then one beautiful flower frame. Yaan ay courtesy ni Gani Morales. And then meron tayong 7-day stay sa Mexico. Paano ito? Hindi naman pala naapektuhan ni Irma ang Mexico, ano? So, meron tayong 7-day stay sa Mexico. Ang aeroplano riyan, kayo nang bahala. Pero doon, ang stay ninyo ay libre. 6 nights and 7 days, courtesy of Carmen Flores. Courtesy of Carmen Flores. Ilan lamang ito sa mga gifts na ipagkakaloob natin sa gala evening ng Our Lady of Victories sa Ramada Plaza Hotel, September 30. Tandaan ang petsa, Setyembre at 30. Live band ang magkakaloob ng katuwaan riyan ng Happy Happy Hour at yan ay sa umagitan ng face-to-face band. Napaka-popular itong banda sa Amerika. Face-to-face band. Ang kanilang mga mukha ay very popular sa mga weddings, sa mga conventions, etc., etc., etc. Naimbitahan po natin at umuuna man na magkalob sa atin ng live band music sa gala evening ng Our Lady of Victory's 100 year celebration. Ilan ito sa mga paalala natin mga kapitbahay
At ilan ito sa ating mga nais na ipaabot sa mga tagapakinig natin. Inaanyayahan natin ang lahat ng ating mga kababayan na makaisa, makinalo sa atin. FGS Web Radio, streaming live for Filipinos worldwide. Thank you. Maraming salamat. Ang oras natin ay ganap ng 50 minuto. Makalipas ang 10:00 ng gabi, Filipino Standard Time. FGS Web Radio, streaming live for Filipinos worldwide. Sa haba-haba ng kampanya ng pamahalaan sa ilegal na droga, ayon sa record ng Department of Justice, DOJ, ang pamahalaan ay halos hindi man lamang nakanti sa pagkakaloob ng hustisya sa mga biktima ng summary killings na isinasangkot ng Pangulong Duterte sa kanyang vicious drug war. Ayon sa report, 3 lamang na mga kaso na iniharap sa Department of Justice ang ngayon ay nasa proseso. Mga reklamo laban sa illegal killings o tinatawag na extrajudicial killings. Samantalang ang death toll sa gerang ito ng pamahalaan laban sa mga droga ay umaabot na ng 13,000 na napapatay, ayon na rin ito sa record ng state prosecutors. 13,000 ang mga napapatay na. Ang karamihan dito ay sabi ng mga reports ng pulisya ay dahilan sa paglaban ng mga biktima sa mga otoridad. Kaya dahilan dito ay napilitan ang mga nasa otoridad, mga pulis, na magpaputok. At dahilan sa putok ito, 13,000 ang mga napapatay na ayon sa record ng Department of Justice. Also, ang record na ito na pinalabas kanina lamang, araw ng Sabado ng umaga, officially out last Friday evening. Ang record ay nagsabi na mga pagpatay na ito ay sanhi ng mga paglaban ng mga sangkot sa mga ilegal na droga, at dahilan dito ay napipilitan ang pamahalaan, ang pulisya, ang otoridad na makipagsagupan ng putukan dito sa mga taong ito na tumatago. Hindi tumatago, maling Tagalog, na nagtatago. Ayan, sa likod ng ilegal na droga. Ang record pa ay nagsabi na may public outcry na nagaganap ngayon dahilan dito sa mga, ayon sa kanila, ay mga extrajudicial killings na ayon naman sa DOJ ay hindi totoo. Katunayan, kung talagang extrajudicial killings ang mga ito, bakit 3 lamang ang mga inaisasangat na mga di umano'y biktima ng extrajudicial killing na ito na mga kaso sa Department of Justice? Okay. Ang records ay may pamagat na inventory of murder and homicide cases allegedly related to government's campaign against illegal drugs. Okay, yan ang ating report na natanggap din galing ito sa Pilipinas Department of Justice. Samantala dito sa Amerika, Hurricane Irma Category 5. Okay. Ito'y binaba na. Naging Category 4. Kaya lamang, nang matanong natin itong ilang mga kaibigan natin dito sa AAJA, ibig sabihin Asian American Journalist Association, na kung saan ang inyo pong abang lingkod ay miyembro, ito'y samahan ng mga mamamahayag, mga journalists, na nabibilang sa Asia, Asian American Journalist Association, na merong practice dito sa Estados Unidos. Ang mga miyembrong ito ay nagkakapalitan ng mga news items, ng mga press releases, etc., etc. Karamihan dito ay mga aktibo mga miyembro ng mga major networks.
maging sa pahayagan at sa mga television at radio. At dunayan, kung may mga makikita kayong mga mukhang Asyano dyan sa radio, sa television, ang mga ito more often than not are members of AAJA, Asian American Journalist Association. Ito po ang mga padala sa akin ng mga kasama natin dyan sa naturang samahan ng mga journalists. Ayon sa report, yung mga pagbabago ng category like 4 and 5, halos walang diferensya. Sa mga ditong bagyong si Irma ay humahagupit ng kanyang taglay na lakas na 180 miles per hour. E mantakan mo yan. Oh, miles, 180 miles per hour. Eh, binaba ito ng category 4, 160. Sabi ng mga meteorologists natin, na makakasama natin sa AAJA, eh yung diferensyang yan, eh halos hindi nadadama. Hindi yan madarama ng mga kababayan natin, ng mga biktima, sabagat halos pareho ang lakas nito, 160 and 180 miles an hour. Kaya pinag-iingat po yung mga kababayan natin. Lalong mananalanta ang bagyong si Irma ngayong hapon hanggang bukas. Ngayon ay unti-unting pumapasok ito sa lupain dyan sa Florida sa bilis na 15 kilometro bawat ora. Makikita ninyo, 15 kilometro ang bawat ora. Eh napakabagal po niyan eh. Kung tutusin, napakabagal niyan. 15 kilometers an hour ang kilos nito. Kumbaga sa kotse, yaan ang unti-unting pag-usad. Eh mabagal pa sa karo ng punerarye. Pero ang ikot nito, 180 kilometers an hour. Binaba sa category 4, 150 kilometers an hour. Pero kung tutusin, wala rin pagbabago ito. Wala rin pagbabago sa efekto na madarama ng ating mga taong bayan. Nakaugnay ng bagyong itong si Irma ay pila-pila ang trafiko na galing po sa south, galing sa katimugan ng Florida, paakyat ng Georgia at ng mga karatig na mga bayan at mga estado sa itaas ng Florida. Ipagkakalob natin ang mga balita tungkol sa bagay na yan, mga kapitbahay, habang umuusad tayo sa ating palatuntunan. Pakinggan natin sandali itong ambivalent crowd. Baby,